We're now joined by the mayor of Pola Oriental Mindoro, Mayor Jennifer Cruz. Welcome to Head Start. Good morning, Ms. Katrina. Okay, good morning, Mayor. Mayor, first, just to give our viewers a comparison, ilan po yung nawala ng trabaho noong COVID-19 pandemic at ilan po yung nawala ng trabaho dahil sa oil spill? During pandemic, COVID-19 pandemic kasi, yung mga fisher folks, hindi nawala ng trabaho kasi nagsusupply sila sa palengke, nagsusupply sila sa ibang bayan. And totally, yung 11 barangays natin, may hanap buhay sila na kalabas, nakakaligo sa dagat. During pandemic, yung nasa ibang bayan, isa ibang lugar natin, ibang barangay, na hindi nasa tabi ng dagat, meron silang mga nakukuha na mga coconut, mga banana, so may hanap buhay pa rin sila. So more or less, ang walang trabaho lang yung mga nagtatrabaho sa Manila and yung meron mga tindahan dito na pinapaklose at bawal magtinda. For a while lang kasi yun eh. Unlike ngayon, talagang totally ban ang fishing. So mabigat talaga para sa mga fisher folks, para din sa amin kasi nagdodomino effect siya. Tumataas ang presyo ng lahat ng pagkain. Like, mamahalang sardinas, mamahalang karne, mamahalang gulay, and yung sobrang mahal ng isda din kasi nagagaling pa yan sa ibang part ng Pilipinas, sa ibang part ng ibang probinsya, and hindi sa Oriental Mindoro, kaya mas mahal siya. At sobrang hirap talaga kasi ang COVID is ano lang eh, hindi ka lang pwedeng lumabas. Pero pwede kang maghanap buhay kasi pinapayagan ka ng local at national government na maghanap buhay. Ngayon, wala totaling hanap buhay ang mga nasa tabing dagat. And ilang pamilya po itong mga apektado, itong mga pamilya na nakatira sa tabing dagat? 4,800 fisher folks at families ang affected talaga ng oil spill. At yun naman mga pamilya na yan. Siyempre, mayroon silang sa ibang barangay, meron din tayong fisher folks na 1,700. Sobrang kawawa sila right now. Talagang nagmamakaawa na sila na baka pwede silang makapasok sa pangingisda. Pero until now kasi, Ms. Katrina, mayroon pa rin tayong nakikita na oil sa dalampasigan natin, sa ating shoreline, may oil pa rin. Talagang kahit i-declare talaga na more or less pwedeng mangisda sa ibang part o Pola, baka hindi rin kami papayag kasi kita namin yung oil nasa ilalim pa rin ng dagat. Baka na kasi nakain ng isda, kawawa naman kaming polenyos kapag pinayagan namin talaga na pumalaot na yung ating mga fisher folks. Opo. Ma'am, Mayor, before we go deeper into the situation of the fishermen, pag-usapan po muna natin yung sabi nyo, no, yung nakikita nyo pa rin yung oil doon sa ilalim ng dagat. So totally, hindi pa po siya nalilinis talaga. Ilang percent na po ng clean up yung nangyari, at least in Pola? According po sa mga barangay officials natin, sa barangay captains, kasi hindi ko napuntahan lately dahil sobrang daming ginagawa. So sabi ng ating mga barangay officials, yung 11 barangays natin, 5 barangays na lang ang under monitoring na lalagyan ng oil. So yun yung percentage na 5 barangays, yun yung ating kailangan na bantayan dahil nagbabago yung ihip ng hangin. Yung other barangays is medyo malinis na ng konti, pero hindi pa ganun kalinis kasi mabigat kasi yung oil na pumasok sa atin, parang alkitran, nakadikit siya sa sand, sa mga bato, sa mangroves, nakadikit ito. Kaya hindi ganun kabilis talaga, Ms. Katrina, malilinis at makapasok yung ating mangingisda sa dalampasigan. And kasi sobrang hirap po talagang tanggalin. Opo. And Mayor, may estimate na po ba kayo kung magkano in damage yung natala ng bayan ng Pola because of this oil spill? Yeah, according sa NBI, more or less 133 million yung ating sa mangrove areas and sa ating shoreline. Pero dun sa ating mga fisher folks, sa 4,800 fisher folks, kung ito ay magtutuloy-tuloy pa, more or less yung iba kumikita ng 60,000, 20,000, 15,000, may 5,000 pesos yung mga maglulukan. And yung atin talaga na malalaking mangingisda, 100 plus ang kinikita niyan per day,
So malaki talaga yung damages dun sa fisher folks. Doon naman po sa ating mga tawag dito mga resort owners, per day kasi may kinikita sila. So medyo mabigat yung computation pagdating doon, kaya hindi ako pumapayag dun sa claim right now kasi kailangan ni compute kung until kailan sasabihin na bawal na pumunta sa ating dalampasigan. So kailangan i-compute nila yon bago yung sinasabi nilang claim. Kaya ang pola, wala pong nag-claim sa insurance. Ah, okay ma'am. So kinoconsider nyo din po yung near future costs nitong oil spill na to. Especially nga, dun, as you mentioned, dun sa mga resort owners. Yes ma'am. Kailangan i-check muna until when sasabihin ng DFAR and ng DNR kung hanggang kailan kami pwedeng hindi mangisda at kung hanggang kailan kami hindi pwedeng maligo, kasi yung mga resorts naman kaya nandoon sa tabing dagat para makaligo yung kanilang mga kliyente. So kasi nag-cancel lahat yon kung 6 months, so 6 months after saka sila pwedeng mag-claim para alam nila na yun yung time na wala talaga silang kinita. And when do you expect this ban to be lifted, Mayor? In the near future, nakikita niyo na po ba napapayagan na ulit kayong mangisda and mag-swimming sa mga baybay dagat ng Pola anytime soon, ma'am? Last night, kausap ko ang ITOC, yung isa sa representative nila, no? Sinabi nila, according dun sa study nila, matagal pa talaga tong linisan, hindi pa talaga kami pwede pumunta at pumasok sa dalampasigan. Wala silang timetable na sinabi sa akin, though I keep on asking until when, wala po talaga silang sinasabi kung after ba 3 months, 6 months, wala pa po silang masabi dahil kailangan daw na matest ulit ng DNR at ng BPAR kung pwede at safe na ang ating fisher folks at pwede nang maligo yung ating mga bisita sa bayan ng Pola, kasi ang Pola talaga, most probably white sand, black sand, ang ganda ng shoreline namin. So sayang talaga kasi sobrang hirap ng buhay, wala talaga kami nga na buhay. So yung fisher folks, kawawa talaga sila, Ms. Katrina. And Mayor, what seems to be the issue? Bakit po medyo natatagalan ata yung pag-usad ng cleanup? Now, even they can't even provide you with a timetable kung kailan matatapos. Ano yung nagiging issue sa paglilinis ng oil spill, ma'am? Ms. Katrina, kasi nakadikit siya sa bato. Wala kasing pwedeng ibang chemicals na gamitin, pwedeng gamitin siguro dahil yung isda doon talaga pupunta eh. So matagal talagang linisan, tapos yung oil dire-diretso pa, Ms. Katrina, kaya hindi talaga masabi kung until when, kasi may lumalabas pang kaunti-unting oil doon sa tangke at nakocontain naman yun pag araw, pero pag gabi ngayon, kanina pinag-usapan namin, may bagyo na naman. Kawawa na naman yung dalampasigan ni Pola kasi papunta na naman sigurado yung oil sa amin. Although nababago ang trajectory, yung ng wind. Pero dahil nasa amin nga yung tanker, papunta sa dalampasigan ulit namin. Kaya natatakot kami, Ms. Katrina. Dahil kung marami pa talagang oil doon, papunta na naman ito sa Pola. Mm-hmm. And ma'am, what is the local government doing para tulungan first yung mga resort owners? Ano po yung ginagawa ng lokal na pamahalaan to ensure na kahit papano may kinikita sila? Because a study shows na kahit na po may cash for work program ang Department of Labor and Employment, it seems to be not enough. Yes, kulang po talaga. Kasi lalo na sa mga negosyante. Kasi bagsak ang negosyo, walang pera ang tao. So ngayon, nagtayo po kami ng ibang alternative na pwedeng puntahan ng tao at pwede naman tulugan yung lugar nila. Yun, in-encourage namin sa mga resort owners na pwede kayong magpatulog, huwag lang kayong magpaligo sa dagat. So dun sa mga iba, talagang pinopromote namin yung mga old houses dito. Nagtayo kami ng Kristo ng Kalikasan para at least may mapuntahan na ibang alternative na tourism destination sa Pola. Yung ibang ilog, dinedevelop namin right now. Kaya lang syempre, yung iba, backpackers, pupunta lang dito yung iba, pero aalis din. Kaya walang tulog dun sa kanilang mga resorts. Kaya sana po, kung may gustong magpunta dito, tulugan nyo kahit isang araw yung aming mga resort dito para at least kumita sila kahit
ng 2,000 isang gabi, okay na sila doon, ibang bayad sa kuryente and dun sa ibang tao nila na ayaw namin din mawalan ng trabaho. Mayor, before we move on to the issue of the fisher folk, in terms of tourism, gaano po kalaki yung impact nitong oil spill sa tourism sa Pola? Kung can you give us a data kung ilang tourists po yung pumupunta sa Pola noong mga nakaraang Holy Week and ilan na lang po yung pumunta sa bayan nyo this year? Actually, Ms. Katrina, last time, 22,000 yung pumunta sa Pola during this time, ganitong time, no? Ngayon, doon sa issue, doon sa ating pinatala ng aming tourism officer, nasa 2,000 plus lang. Almost 90%, Ms. Katrina, ang nawala sa tourism industry namin. At talagang wala kaming kita. So yun yung malaking dagok sa Pola pagdating sa tourism. 90% ang wala po sa aming kita this time. Kaya maapila kami na sana sa tourism natin na secretary na at least ma-supplyan kami dun sa aming mga old houses kung paano namin ma-promote, matulungan din kami yung ibang lugar namin para at least kahit paano makatulong sa aming mga mamamayan ng Pola. Okay, 90%, such a big number, Mayor. But let's move on to the issue of the fisher folk. The national government has identified alternative fishing sites po para sa mga mangingisda ng Pola. For the benefit of our viewers, yung mga municipal fishing vessels, pwede na silang mangisda sa apat na lugar. Kaya lang po, nasa Occidental Mindoro yung apat na alternative fishing sites. So, gaano po ka-sustainable sa inyo itong panukala or itong proposal to have alternative fishing sites for the fisher folk of Pola? That's good, Ms. Katrina. Pero sa Poleños, hindi ito medyo hindi off to sa Poleños kasi papunta pala doon, kahit bigyan tayo ng 3,000 pesos na panggasolina, maliliit ang ating bangka, maliliit yung bangka ng fisher folks, hindi kakayanin na lumayag doon dahil baka mamaya lumakas ang alon, hindi makabalik, or madisgrasya pa another, magkikreate tayo ng another problems for fisher folks. Siguro, ayusin na lang natin yung dalampusigan, tulungan na matapos ng oil spill, matakpan, although ginagawa naman ng national and provincial government ang trabaho at ng ating Coast Guard. Siguro alternative programs na lang for fisher folks ng DOT or ng kung anong DA, anong other alternative. Kasi kung lalakot pa yun, another problema natin yun, maghahanap tayo pag nakawala sila doon, bigyan natin ng 3,000, mangingisda sila, okay, good for us yun. Pero papano na yung welfare nila again pag sila ay nalubog yung bangka? Ang liliit po ng bangka eh. So hindi kakayanin. Magandang offer po ito, good for us, maganda talaga yan na programs. Pero kailangan pag-isipan mabuti bago natin ibigay sa taong bayan kasi baka magpadalos-dalos sa gusto ang mga mamangka na napariwara naman yung tao dahil yun nga, maliit ang bangka, nataog naman ang bangka dahil sa alon or kung ano pa. Alternative. Maaaring yung ibang lugar po, pwede sa kanila yun, acceptable sa ibang bayan. Pero sa Pola po na most affected ng oil spill, baka malayo po para sa amin. Okay, so paano na lang, ano na lang po yung ginagawa ngayon ng mga mangingisda ng Pola to survive day to day? Ano po yung pinagkakakitaan nila ngayon bukod dun sa cash for work program ng DOLE para tumulong sila na maglinis ng dalampasigan ng Pola? Yung iba po na naghahanap ng sa construction, yung iba binenta yung ibang bangka, yung iba naman umaalis dito, naghahanap ng trabaho sa ibang lugar. May mga ganun po. And yung cash, happy naman yung iba dun sa ano muna, pansamantala na binibigay ng DSWD. Pero hindi po ganun katagal ito, 15 days lang po. Then papasok po si Dole, pag-iisipan kung anong pwede. So yun naman pong national, thankful tayo pa sa presidente, thankful po tayo sa DSWD na binigay for the meantime. Pero hindi po ito pwedeng pangmatagalan. Baka tumagal po ng 6 months na wala talaga sa trabaho. Kailangan pag-isipan po namin ano pa yung pwede. Apo, ma'am, just to clarify, you mentioned earlier na may mga malalaking fishing vessels, may mga malalaking fishing operators in Pola. I'm guessing they are availing of the 3,000 to 4,000 fuel subsidy. But is this a one-time thing? Is this a one-time cash aid for fuel? Yun po yung in-announce sa atin ng ating gobernador. Pero
Siyempre, on process lahat po yun eh. Hindi natin pwedeng asahon pa. Right now, di pa rin natin pwedeng sabihin na ito ay one time, baka mamaya mag-iba magbagong isip. So wala pa po talaga, hindi kami pwedeng pumasa right now. Hintayin po namin kung ano talaga yung mangyayari, ano talaga yung ibababa. Waiting po kami, kamukha ng cash for work. Una is 150, tapos 200, naging 500, naging 700. Na before po ang sabi, lahat na, pero siyempre kailangan po natin dumaan sa proseso. So maghihintay po talaga kami, ano yung next step, anong talaga behind that, gano'ng katagal, hintayin po namin ang sasabihin dito. Ma'am, ang Pola local government, may naibibigay pa po ba siyang ayuda to augment the aid coming from the national government, or depleted na po ba? Ubus na po ba yung calamity funds nyo and other contingency funds ng Pola? Right now, wala na po talaga kami. So wala na po talaga kaming pera kasi 600 plus. Ngayon may 200 plus naman kami, pero pangbayad lang dun sa ibang kailangan naming bayaran. So medyo wala talagang naghahanap kami na nagsasource out kami outside kung sino ang tutulong. Buti na lang may mga senador na ibang tumutulong sa Fisher Fox. Thank you po sa mga senador na pumunta po rito. Pero other than that, hahanap po talaga kami ng other alternative na budget for Pola para mas makatulong po kami. So ma'am, so far your appeal na lang to the national government is to quicken the cleanup to restore normalcy in Pola. Is that the only option you have left? Yes, opo. Para at least yun na lang talaga yung pag-asa namin. Makabalik na sila sa pangingisda. Para hindi rin naman nakakayo every now and then, nagareklamo kami. Pero wala kasi kaming choice kasi wala naman talagang perang tao. Kaya kami po talaga, nagsasabi na wala. So, malinis na, maayos na po ito sa mas madaling panahon. Mabuti na lang nandun po yung DOJ kasi napupwersa din po siguro na tapusin na at mapabilis ang lahat. Kasi kinakasuhan po ng DOJ siguro at talagang nagmamadali po sila na maayos na po din. Para ano na po, makabalik yung Colenios at yung ibang Fisher Fox sa ibang sa part ng Oriental Mindoro. Apo. Para makabalik na kasi kawawa po talaga. Apo. Hindi kasi po lagi tayong ingin na dun sa cash forward, magkano lang naman ito. Malaking tulong po ito, 3,500, malaking tulong. Pero hindi po talaga sapat, ma'am. Apo. Ma'am, finally, before we let you go, pakipaliwanag lang po sa ating mga manonood kung paano naaapektuhan itong oil spill yung welfare ng mga bata dahil sa kawalan ng trabaho ng kanilang mga magulang. How are their educational needs, their health needs, their daily sustenance needs affected because of this problem? Malaki pong problema kasi pag walang pera yung magulang, hindi makapasok sa school, walang pamasahe, walang pambili ng pagkain. So papasok sa school, halimbawa hindi naman pwedeng everyday sardinas ang ulam. So yung kanilang health na pekuhan at first kasi nagkasakit yung mga magulang, dinala sa health center dahil na sila sa oil spill. So domino effect talaga, walang hanap ng buhay. So hindi makapasok yung kanilang knowledge na dapat yun naman yung pag-asa nila na pag makagraduate sila ng elementary, high school, and college, pag-asa na makakaawon sila sa buhay, sa paghihirap. Pero this time, mga hindi namin alam until when sila pwedeng hindi pumasok na walang pamasahe. Kaya nakiusap po tayo sa CHED, nakiusap tayo sa DepEd, na baka pwedeng yung Fisher Fox, anak ng Fisher Fox, hindi muna pumasok dahil walang pamasahe sa school. So, malaki po talaga yan sa kanila paano sila matututo. So kailangan bigyan sila ng alternative na pag-aaralan para hindi sila bam naman later at mahuli dun sa ibang kaklase nila. So syempre pagpasok nila baka ibuli sila dahil hindi alam ang pinag-aaralan sa school. So kailangan po talaga inaaral namin ano talaga pwedeng itulong sa mga bata na hindi naman mabuli pagdating ng oras. Like for example, 6 months or 3 months hindi makapasok. So kailangan arali ng mga teachers, kami as local government, nag-declare po ako na for 14 days, wala man ang pasok ang kolehiyo, and yung mga sa mga bata naman, pinag-aaralan po ng mga teachers right now. Okay, Paula Mayor, they're telling us that classes have been suspended in some parts of her hometown to avoid expenses brought about by the oil spill. Thank you so much. Maraming salamat, ma'am, for joining us this morning. Thank you, ma'am. Thank you. God bless you.